Paano po malalaman kung may bulate or parasite sa katawan? Okay, bagong topic natin. Ang daming Pilipino may bulate. Minsan, lalo na sa bata, nakikita natin yan, di ba? Pero ang parasites, maraming klase, hindi lang siya bulate. Yan. Bibigyan natin yung mga common sa Pilipinas at anong mga senyales nito. Minsan nga, walang sintomas eh. So, ibig sabihin ng parasites, parang nanonood ka ng mga movie eh, yung mga alien eh. So, itong mga hayop na ito, yung mga animals na to, ay dumidikit sa katawan ng tao. Ginagamit nila yung tao para mabuhay. Parang bulate, nabubuhay siya sa dugo natin. So, pwedeng sa tiyan, pwedeng sa balat, dyan sila naninirahan. Meron ding mga parasites sa aso, di ba? Yung mga kung meron silang garapata o iba pang infeksyon. Pero ngayon, sa tao lang tayo. Okay? Tapos may tips tayo mamaya paano makakaiwas na hindi magkaroon ng parasites or bulate sa katawan natin. Tatlong klase ang main type ng parasites. May ectoparasites na sa labas ng katawan. Ah, mga kuto, ganyan, na sa labas. Mga galis. Merong helminths, ito yung bulate mismo sa tiyan, kadalasan. Tinakpan ko lang, baka madiri kayo sa picture. Merong protozoa, ito yung mga one cell, malilit, sobrang liit, hindi natin makita, one cell animal na nagbibigay ng sakit, mga amoeba, malaria, at iba pa. Yan, protozoa. Tingnan natin na, umpisahan natin muna ang common na ectoparasites, helminths, pati protozoa. Yung pinaka-common lang papakita natin. Pag dito sa balat, kasama ang buhok, meron mga kuto. Yan o, yan ang itsura ng kuto. Parasites yan. At hindi lang kuto sa buhok ha. Ang kuto, pwede rin siyang sexually transmitted. May pasyente ako dati, yan o, nakipagtalik siya sa hindi niya kakilala. After a few days, nagulat na lang siya, nakita niya sa tiyan niya, may umaakyat ng mga kuto. Pubic lice naman yon, iba yon. Yan. Tapos may gamutan dyan. Actually, ito yung gamutan eh. Yung shampoo, yung permethrin shampoo. So, meron ding fleas, pulgas, pero mainly sa mga aso to eh. Kasi maraming buhok yung mga aso. Sa tao, nangangagat din, pero hindi nag-i-stay masyado. Another ectoparasite, mga surot. Okay, bedbug. Dati, mga lumang sinihan, lumang silya. Yan o, mangangati ka, mangangagat sa'yo. Kala mo allergy, pero meron pala. Yan o. Isang klase ng mite na tinatawag ay scabies o galis. Okay, ang scabies, dikit yan eh, skin to skin eh. So, kung may taong may mga scabies, pag nadikit ka, pwede ka mahawa. Minsan, ang gagaling sa hayop, sa aso, pero not so much. Minsan, sa maduduming gamit, pwede rin yan. No? Yan. Masakit yan, makati yan, namumula yan. Dito. Anong gamutan sa scabies? Meron ding lotion. Actually, ito yung local na very common. Eh. Permethrin. Hindi tayo nag-advertise, tinuturo ko lang sa inyo kasi common to eh, common. Basta may kuto, kailangan mag-shampoo na once a day. Pag dito namang mga galis, ito, special ang gamutan nito, kailangan magpapakita kayo sa doktor, pinapahid to sa usually buong katawan. Kung nandito, kailangan lahat eh. For 8 hours. One time lang, 8 hours, hayaan mo bago maligo ka, tanggalin mo lahat. Kasi may overdose din. So may mga anti-itch, may mga lotion, permethrin lotion. Minsan pag masakit sa malamig na tubig, huwag kakamutin at nakakahawa. Yan, nakakahawa. Yan ang mga ectoparasites sa labas. Ngayon, pag-usapan natin yung pangalawa, yung bulate, helminths. Ito, maraming klase yan sa loob ng katawan. Merong maliliit, pag dumumi ang bata, makikita sa dumi. Minsan, pag nakakadiri, lumalabas sa puwet. May mga pasyente kami dati, lumalabas sa bibig. May mga malalaking roundworm. Eh. Maraming klaseng worm. Isa dyan, round, yung bilog. Yung bilog na malalaki, ascaris yan. Saan nakukuha to?
sa dumi ng tao. Pag dumumi yung tao, meron ding mga itlog doon, pwedeng nasa lupa, pwedeng nasa lupa, nagkakalkalkal ng mga lupa, tapos nalagay sa bibig, pwedeng dumumi yung tao na may ascaris, hindi natin alam, tapos nagluto siya para sa'yo, hindi siya naghugas, naggawa siya ng salad, nilagay niya, nakain mo, yan, hawa ka na. Maraming klaseng bulate na helminths. Merong fluke, tapeworm, at roundworm. Yung topic kong ascaris, ano yun? Roundworm yun. Ganito itsura. Meron namang ito sa soil, sa maduduming pagkain. Merong tapeworm. Ang tapeworm naman, pwede ito sa hilaw na beef, hilaw na pork, hilaw na isda. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Bawal hilaw eh. Yung kilawin, ingat tayo sa kilawin, hindi siya mamatay sa suka. So, hilaw na isda, hilaw na baboy, hilaw na steak, medium rare. Sasabihin nyo, Doc, ang dami naman kumakain ng kilawin, buhay pa naman sila. Oo nga. Siguro, pag natsambahan ka lang na sa 100, baka yung nabilhan mo na isda, na hilaw, na sashimi, ay meron palang tapeworm doon. O yung beef na nabili mo, yung baka, meron siyang sakit na meron siyang tapeworm. Pag natsambahan ka, tapos tumubo sa'yo, ang hahaba nito mga tapeworm. Meron nga tapeworm, metro-metro eh. You know, may tapeworm. Meron ding fluke. Itong fluke na to, pwede yan sa mga alimango, sa mga crabs. You know, hilaw din na crabs, na alimango, alimasag. Kailangan din lulutuin maigi. Meron ding lung fluke, liver fluke. Yan, no? Pupunta rin sa baga. Minsan sa liver pupunta. Ito yung sinasabi kong parasite. Yan, no? May roundworm. Yan, no? Kadalasan sa bata to. Meron mga hookworm. Yung ibang hookworm, eh, nangangati lagi puwet ng bata. Ibig sabihin, may worm. Eh. Tapos, mamaya, bibigay ko sintomas. Sumasakit ang tiyan. May tapeworm, beef, pork, fish. May fluke sa mga crabs. Sana kukuha ang tapeworm, tulad na sinabi ko, hilaw na karne. Ayan. Ipapa-fecalysis, i-check ang dumi, makikita yung mga bulate. Kaya pag nagpa-check kayo ng dumi, sasabihin doon, walang bulate nakita, walang parasite nakita. Yan ang pangalawa, di ba? First, ectoparasites. Medyo malalim topic ko. Second, bulate. Third, itong one-cell organism na sobrang liit, protozoa. Maraming klase ito, daan-daan to. Pero a few na common na pag tumama sa tao masakit ay amoebiasis. Ako, tinamaan na ako minsan ito. Amoebiasis, saan ako kumain nun eh? Lugaw eh. May kinain akong lugaw na medyo malamig eh. Siguro, fast food pa. So, nagka-amoebiasis. Ito, ang dumi mo, malambot, na may sipon. Dumi na may sipon na may dugo-dugo, parang nasisira yung tissue mo sa katawan, amoebiasis yun. Masakit nyo sa tiyan. Medyo parang may sakit ka talaga. Feeling sick. Yung iba nagtatae, meron din mga dysentery. Yan. Mga protozoa din yan. Ato, amoebiasis, diarrhea, high fever, nausea, vomiting, weight loss. Laging dumi ng dumi pero kulang. Dysentery ito, another protozoa, nagtatay din, may dugo, may mucus, nagsusuka din, nagka-cramps din. Isang protozoa din, malaria, pagkagat ng lamok. Lalagnatin ka every 3 days, every 4 days, yan, matindi. Pero meron pang mga lugar sa Pilipinas may malaria. Yan. Ano ang 8 senyales? Overall lang naman to. Mainly ito sa mga bulate ito. Ano mga signs na may parasite ang isang tao? Pwedeng nagtatae, di ba? Lagi nagtatae, duda ka na. Lalo na pag nakita mo yung bulate mismo, di yun na yun, di ba? Masakit ang tiyan, humihilab siya. Kasi kinukuha niya yung dugo natin eh. Masakit siya sa tiyan. Kung saan pupunta, minsan yung bulate pwede umakyat sa baga, pwede pumunta sa may gallbladder. O iba, pumunta pa sa bibig. So, second, abdominal pain. Number 3, namamayat yung tao. Kasi yung sustansya natin, kinakain ng bulate, may parasite nga, para siyang alien eh. Number 4, pwedeng anemic. Mabawasan ka ng dugo, lalo na yung mga hookworm.
Number 5, muscle. Kung pumunta sa muscle, ito pumunta sa balat to, yung mga parasite eh. Fever and chills, depende. Like yung malaria, protozoa, amoeba, meron yan. Hindi makatulog, galing masakitan yan. Hindi makatulog. Okay. And number 8, skin rash, meron yan. Okay. Inaaral ko to dati sa public health eh. Nag-master's tayo sa public health sa UP 2001. Ito kasi problema ng Pilipino. May isang pag-aaral ah. Ang school children, ito sa UP namin naaral to. Sa school children, dating pag-aaral to, siguro mga 10 years, 15 years ago, parang almost 50% ng mga bata, nakitaan nila may bulati. Ganong karami. Paano nga? Yakap-yakap, hindi naghuhugas ng kamay. Kaya pag sinabi sa inyo, hugas kamay, hugas kamay. Pag sinabi, lutong-luto, ang baboy, baka, isda, walang dugo, yun ang ibig sabihin. Pag hugasan maigi ang gulay, hugasan talaga maigi. Yung mga kuko, dapat talagang, ano, di ba, nasa kuko talaga nagtatago eh. May mga studies yan, yung mga bata, tinitingnan yung kamay, tatanggalin yung dumi sa ilalim ng kuko. Okay, pag tinanggal ang dumi, in-examine sa microscope, maraming bulate, itlog ng bulate. Kasi nga, hinahawakan nila yung lupa, tapos kakainin nila yung kamay nila. That's it. Pati chinelas, hindi nagchichinelas, nagpapaa, pwede rin pumasok yan. Nagsuswimming sa maduming lugar. So may mga area sa Pilipinas, may ganito pa. Okay? Kaya dapat awareness dito. Intestinal parasites, tulad na sinabi ko, ito yung mga symptoms. Diarrhea, fatigue, bloating, stomach pain. Tapos pag lumabas yung bulati mismo, depende kung ano makikita mong itsura. Ano sources? Sinabi ko sa inyo, hilaw na karne. Katulad ng hilaw na isda. Hindi hinugasan na gulay at prutas. Kaya nga, lahat ng food handlers dapat may examine ng dumi. Dapat sure walang bulati. Minsan kasi walang symptoms eh. Wala siyang symptoms. Pero ang dumi niya, puro mga itlog ng bulati. So, pag hindi siya naghugas, mahawa ka, yun na yun. Okay? Yung mga hilaw na gulay, kailangan huhugasan. Unpasteurized milk. Paano nakukuha yung parasites? Tulad na sinabi ko, contaminated food, pati tubig, kung madumi, hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. O tayo, Pilipino, mahilig magkamay, di ba? So, pag nagkamay tayo, yun na yun. Di ba? Madumi kamay mo, eh, kinakain mo. Masarap magkamay, kaya lang, dapat pati ilalim ng kuko, di ba? Dapat may brush tayo. Pag mahina immune system mo, mas tatamaan ka. Meron tulad na sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung mga ectoparasites sa balat, sexual contact, sa mga bed bugs. Paano itetest? Minsan makikita nga eh. Minsan lumalabas. Oh, pero minsan sa dumi, nakikita sa dumi. Or yung ibang doktor, may colonoscopy, enteroscopy, sinisilip mismo sa tiyan. Hinahanap mismo yung bulate. Ayan, oh, sinisilip mismo yung bituka. Sa blood test, minsan nagloloko konti yung blood test pero hindi ganun ka-sure. Ito, CT scan, MRI, kung malala na. Kung malala na yan. Paano ginagamot? Okay, syempre magpapacheck tayo sa doktor para magamot. Pero basically, may mga gamot para dyan sa mga bawat sakit, may kanya-kanyang gamot. Malaria, may anti-malaria. Amoeba, may mga anti-amoeba, mga metronidazole. Sa bulate, meron talaga pang bulate, pang purga. Kaya ang bata, ang payo nga ng DOH, pinupurga nga ang bata twice a year. May buwan na pinupurga talaga eh. Kasi dahil nga sa dami ng percent na may bulate, minsan hindi natin na-test, pinupurga na lang twice a year. Lalo na yung mga grade school. Antibiotics, depende sa sakit. Shampoo, yung sinasabi ko sa inyo, yung permethrin, di ba? Tapos, hugas ng baro, maigi. Yung mga bedsheet, yung mga towel, yan o, mainit. Vacuum, ang carpet, mga rug. Painitan, di ba? Pag nainitan itong mga surot, itong mga bedbugs na mamatay. So, tips, hugas lagi kamay, antibacterial soap. Okay?
regularly bath, mag-shower ng mainit, lahat. Daliri, kamay, paa sa private part. Yan, private part ng lalaki, ng babae. Tubig dapat malinis, kung hindi maboboil, mag-bottled water. Lutong-luto ang karne, high temperature, pati yung loob. Iwas sa insects, maglagay ng ano, kung may mga lamok, mga lotion, anti-lamok. Check your pets, kung may pets, di ba? Minsan yung pets, practice safe sex, kasi merong ibang sakit na galing doon. Natural remedy, question mark lahat. Marami nagsasabi, mga probiotic, vitamin C, ganyan. Pero, ang isang medyo malakas na natural remedy ay ang bawang. Na-discuss ko na yung bawang. Maraming pag-aaral sa bawang eh. So yung bawang, merong mga pag-aaral, napapatay niya sari-saring parasites. Okay? Pero syempre, pag may bulati ka na o may amoebiasis, inom na lang tayo ng gamot ng doktor. Mas sure yun. Pampapurga na lang o ang mga antibiotics na lang. Sure yun. Pero kung gusto mo lang for prevention o baka may konti-konti dyan, di tayo sure, bawang may tulong. Okay? Na-discuss ko na yung bawang eh. Hilaw na bawang, lutong bawang, wag lang sunugin yung bawang. Ayan, oh, may mga studies siya. Maraming studies, hundreds. Ginagamit ang bawang, pati sibuyas, pamatay ng ibang parasites. Sana nakatulong to pong, sana nakatulong po ang video natin. Dahil para alam natin, lalo na sa mga bata, lalo na sa mga areas na maraming maduduming lugar, maraming may parasites. Salamat po.